Hello everyone, I'm Roan Celis Capistrano of 1 Million Club. Kung bago ka pa lang sa channel ko, make sure to subscribe and hit the notification bell para lagi kang updated. Ayan, so ngayon yung mutual fund, basic pag-uusapan natin kasi importante naman talaga yung financial education pa rin, no? All you need to know to start investing. Alam nyo, ang pinakamahirap talaga sa pag-i-invest yung pag-start. No, kasi kanina may kausap ako, 2020 pa siya nagtatanong about investment. Pero sabi ko, sana nag-start ka na kasi 2020 pa kita kausap. 2023 na, di ba? So, sayang din talaga yung time. So, malaki kasi yung difference pag nag-iipon ka lang versus kung nag-i-invest ka. Kasi dati, nung wala pa ako sa IMG, mahilig naman ako mag-ipon. And takot ako sa utang. Kaya lang, nakita ko na yung savings ko kahit lumalaki siya na dinadagdagan ko, yung interest niya sobrang liit, wala pang 100 pesos. Tama ba? Nakaka-relate pa kayo diyan? Kasi sabi ko, sana pala nagtinda na lang ako ng balot, 'di ba? Para kumita naman yung pera ko na more than 100 pesos, no? So doon ako nag-start mag-aral about investing. So usually ang tanong natin kapag nag-i-invest tayo, may kikitain ba tayo dyan? Diba? So, excited tayong kumita. Kaya madalas nai-scam din ang tao. Gusto ng instant. And maganda ba ang kitaan dyan? No? Iniisip agad natin, hindi pa nga tayo nag-i-invest, kitaan agad. Diba? So, start tayo sa financial education. And saan ba maganda mag-invest? No? Marami talaga eh. Merong bank, meron ngayon, no? Yung REIT, real estate. Pwede rin naman kasi ang investment, hindi lang yan about sa naglalagay ka sa stocks, eh, di ba? Meron ding healthcare, insurance, investment din yan para sa mga mayayaman. And then of course, negosyo. Pwede rin tayo mag-invest dyan and stock market. So lahat naman yan maganda. Kaya lang kailangan malaman natin kung ano ba yung bagay sa ating goal. So ano ang para sa akin, no? Kasi meron, like ako, nung nag-start ako mag-invest, hindi para sa akin ang real estate investing dahil wala naman ako malaking pera, no? Paano sisimulan, no? And paano mag-uumpisa at magiging consistent? So, pakitype nyo nga consistent kasi ang pinakamahirap sa pag-i-invest, sa pag-iipon, yung challenge na magawa mo siya every month, hindi yung one time lang. No, sisimulan mo lang, hindi mo siya tatapusin. So, what is investing? The commitment to use money and expect to make more money to achieve a long-term goal. So, tatandaan nyo, ang investment, hindi yan yung nakasanayan natin na maglalagay ako, mag-iipon ako, like sa alkansya, di ba? Yan yung talagang naabutan ko pa, alkansya, nung estudyante ako. And then, yung magsisavings ka, passbook, yung talagang nag-iipon ka or sa paluwagan, gusto mo agad siyang kunin. Matagal na yung 1 year, no? So, commitment siya, ibig sabihin, long term talaga para mag-grow siya. Kasi money takes time to grow. So, ang tanong, bakit maraming tao ang nai-scam sa investment? Pakitype nga, scam? Alam nyo, na-scam din ako nung business partner namin ng asawa ko noong 2013, no? Sa negosyo na pinasok namin. So, of course, isang reason, ignorance, no? Nagmamadali, no? Hindi natin inaaral muna yung pinapasok natin. Greed, no? Yan ang kasalanan ko dati, kaya na-scam ako kasi gusto ko mabilisan yung kita at malaki, no? And short term yung mindset natin. So, ayaw natin mag-antay. Gusto natin, ngayong taon ka nakikita, ngayong buwan na, diba? So, yan yung kadalasan nating pagkakamali kasi kulang tayo ng financial education. So, why you should invest, no? May dalawang reason daw. Una is to achieve your financial goals. Mamaya makikita natin yung computation. Ang difference na nagsisave ka lang versus sa naka-invest yung pera mo. And of course, to beat inflation. Ayan, no, yung inflation, kitang-kita dito na nung 2010, I think inuutusan pa ako niyang bumili ng bigas, no, 20 pesos lang, okay na, maganda na yung bigas mo. Pero nung itong 2020, di ba,
Wala na tayong makita ditong price na 40 pesos eh. 40, 50, 'di ba? Minsan yung bigas mo, nabili mo ng 40 plus, 'di ba? Pangit pa, 'di ba? So, yan yung inflation or yung pagtaas ng bilihin. And nung 2021, ito ay 4.7%. Ito yung tinaas ng mga bilihin. At kung makikita natin dito, no, hanggang 2023 to, actually, dun sa sibuyas nga, nag-trending yun, no, yung pagtaas ng sibuyas. At talagang sa 2,000 pesos ngayon, sobrang konti lang yung mag-grocery mo. No? Pag nag-grocery ka, konti lang mabili mo. No? Umabot pala siya ng 8% nung November 2022 and nung ngayong February lang 8.6, 'di ba? Sobrang laki. Ang tanungin natin, yung salary ba natin, yung kinikita natin, tumataas ba siya ng 8% per year? 'Di ba? Kasi ako, kaya ako nag-start mag-business at mag-invest kasi kinumpute ko yung aking salary, no? Sabi ko, parang hindi makakalaban 'to kung 3% or 4% lang ang increase ng salary ko, no? Or kung wala na akong overtime pay kasi manager ako, so wala na rin ako talagang overtime pay. Yung sahod ko fixed na talaga 'yon. And dahil manager nga ako, usually ang increase lang ng mga tao na hindi supervisory level, no, mga ganun lang, 3%, no? So tignan natin, kung tumataas yung bilihin, wala na tayong control dyan. Ang control talaga natin yung income natin. Yung kailangan magkaroon tayo ng other source of income. Okay? Ayan. So, eto yun, no? Yung dati, mahilig lang ako mag-ipon. I'm sure yung iba din sa inyo, mahilig mag-ipon. So, kung may 100,000 ka, naka-invest, naka-save yan, no? Sa bank or sa savings account, 1% lang kasi yung kinikita nito or less than 1%, no? Para simple yung computation, 1% lang. So 1% of 100,000, 1,000. And hindi natin alam na may 20% tax din pala yan, no? Kaya minsan may nakikita kayo sa passbook, meron na siyang bawas. So 20% ng kinita ng pera mo, ibabawas yan. Kaya actually, 800 lang yung kinita ng pera mo kung 100,000 yung savings mo. Diba? And then, ang inflation dito, sobrang liit pa nga nito, 4%. No? 4% ng 100,000, 4,000. Ibig sabihin, akala mo kumita ka ng 800 pesos after 1 year, pero pag kinonsider mo sa computation yung inflation, nako, yan na. Bumaba na pala yung value ng pera mo. Kasi yung 100,000 mo last year, mas maraming mabibili compare sa ngayong taon, no, na tumaas na yung mga presyo. Okay? Ganun yung pag-interpret natin ng inflation. Kaya nga, every time na hindi ka nag-i-invest, you lose money. Yung value ng money mo, bumababa. Lalo na kung nakatago lang yan sa unan. Di ba? Pwede pang makuha. So, three financial stages in life. Ito sobrang nakatulong din sa akin nung natutunan ko noong 2012. Kasi usually nandito lang tayo sa category na to pag may ano tayo, pag may trabaho na tayo, tapos ignorant tayo. Ibig sabihin, hindi tayo nagbibigay ng time to educate ourselves sa personal finance. So ito, no, sipag ko naman talaga din, no, kasi alam nyo, nung first job ko, umaabot pa ako ng 12 hours eh. Actually, first and second job, kaya naging manager agad ako at age of 26. Kasi sobrang sipag ko, 12 hours kaya ko magtrabaho. Kasi sa audit po, pag accountant ka, kahit holiday, may pasok para matapos yung mga reports, no? So to man at work, laging nandito tayo sa category na to. We work hard for the money. So sobrang nakakapagod po nito kasi pag hindi ka na nagtrabaho, nagkasakit ka na, tinanggal ka na sa company, wala nang income ang pamilya, 'di ba? Lalo na kung OFW ka, ikaw ang breadwinner, 'di ba? So mahirap, risky na isa lang yung source of income natin, no? And dapat, no, kaya nag-iipon tayo, nagne-negosyo tayo or part-time business kasi gusto natin makarating dito sa level 2, no? Man and money at work, no? So ibig sabihin,
pag kasi habang nagtatrabaho ka, kung meron kang investment, yung pera mo nagtatrabaho na rin para sa'yo. Kaya lang, itong level 2, syempre, medyo maliit pa yung may ipon mo kung kinukuha mo lang sa salary. Medyo mabagal yung growth niya. Kaya nung 28 years old ako, nag-IMG ako, nag-part-time business ako, nag-try ako ng business kahit wala akong background sa business kasi yung parents ko parehong high school graduate, no? So, dito ko kinuha. Gusto ko madagdagan yung investment ko, mas malaki yung maipon ko para eto mabilis mag-grow yung money at work ko. Okay? And, pag talaga malaki na yung pera mo, yung investment mo, like merong mga mayayaman na kahit na nagta-travel sila abroad, may kinikita pa rin sila. Actually, talo pa nila yung empleyadong nag-overtime. No, kasi they have money at work. Nandito na sila sa level 3, which is money working for you, no? Or LOI, living on interest ka na. So yung pera mo na, baligtad na kayo ng sitwasyon. Dito ikaw ang nagtatrabaho para kumita. Dito naman, masarap daw pasweldo, masarap daw na empleyado mo pera. Kasi ang pera hindi napapagod, hindi nagrereklamo. Nagtatrabaho lang talaga yan ng, para kumita ng interest, para magkaroon ka ng tinatawag na passive income. Okay? So, syempre sa productive years, no, like ako din, dumaan ako sa ganyan. More than 7 years ako nagtrabaho. And then, habang sinasabay ang pag-i-invest, no, ang goal natin, mapunta tayo dito sa during our retirement years, no, dahil dadating din naman ang time na hindi na tayo tatanggapin sa work pag matanda na tayo, or ngayon nga kahit bata pa, no, pwede nang mawala ng trabaho because of the automation. And kagagaling lang namin ng Hong Kong, no, so talagang nagulat ako nung pag-open ko dun sa condo na tinitirhan namin, may robot, no, so nagmamap pala yung robot. Sabi ko, first time ko makakita nun. Sabi ko, ganun pala dito sa Hong Kong, kahit yung pagmamap, ang liit lang ng space, no, sa sala, may taga-map pa na robot, di ba? Tapos, syempre, nakita rin natin yan sa airport, dahil nagta-travel naman tayo, no? Mga DIY na, yung pag-check-in mo ng baggage mo, yung pag-scan mo ng passport mo. So, ibig sabihin, less manpower na. So, ibig sabihin, robot na yung magtatrabaho, system na, so dapat naka-ready ka, meron kang investment at backup career. Okay? So again, money takes time to grow. No? Parang ano yan, nagtanim tayo, syempre kinabukasan, wala naman agad yan bunga, wala naman agad fruits, no? Kailangan talaga long term, no? Kaya nga, importante, kahit na maliit lang yung kaya mong iipunin at simulan, kailangan gawin mo na siya, no? Kasi hindi ka aantay ng oras. And ako, medyo late ko lang din siya nalaman kasi syempre maganda nga, di ba? Bago pa lang tayo magtrabaho or first job pa lang natin, alam na natin yung ganito na pwede pala tayo mag-invest. May opportunity pala tayong makapag-invest, no? Maganda, no, na may time pa tayo, no? Kasi kapag 50 plus na tayo, kahit malaki yung pera natin, wala na siya masyadong time para mag-grow. Okay? Pero okay pa rin, kahit 50 plus ka na, 60 plus, kung gagawin mo yung IMG business opportunity, makabawi ka pa rin. Kasi kami nga ng asawa ko na na-scam kami, no? No 2013, or nalugi kami sa business. So, nakabawi pa rin kami because of the business opportunity. So, set your goals. Yan, marami nagsasabi sa atin ng ganito, di ba? Gusto kong yumaman, di ba? So, yun nga, puro kitaan agad. Gusto agad instant yaman. Ayaw mag-sacrifice. So, you have to set your goals. Pag sinabing goal, it should be smart. Okay? Type nga natin, smart. Dapat specific, no? Kung gusto mo magkabahay, anong kulay? Ilang square meter? No, up and down ba yan? Bungalow, di ba? And then measurable. Gusto kong kumita, Miss Roan. Pero magkano, di ba? Like kung kinikita mo ngayon, 20,000 per month, di ba? Pwedeng mag-goal ka ng
extra 20,000 per month uli, 'di ba? Or ako nung kumikita ako ng mga 30,000 per month, nag-goal ako na dapat kumita ako ng 100,000 per month. So specific siya, no, measurable, attainable. Hindi naman porket like ako kung kumikita ako ng 30,000, gusto ko agad mag-jump to 1 million, 'di ba? So yung maa-attain mo naman, hindi naman yung to ano talaga siya, yung hindi realistic nga, no? So, yung kaya mo talagang ma-deliver. And time-bound, ibig sabihin, yung may deadline ka din. Okay? So, ibig sabihin, kung ngayon, gusto mo kumita ng 50,000 per month, di ba? Extra, di ba? So, within 1 year mo ba yan tatrabahuhin para by next year, after 1 year, meron ka ng 50,000, no? So, ano yung deadline mo sa sarili mo? Kasi pag walang deadline, hindi natin siya na-achieve. So, invest with a purpose. Importante yung mga why natin. Bakit ba natin gagawin to? No, yung goals natin. Kasi pwedeng ang iipunin mo, ang investment mo is para sa iyong healthcare, para sa iyong retirement, ito, pang education ng anak mo, di ba? Sa bahay, no, iba-iba eh. Merong ang goal, makabili talaga ng SUV, di ba? And of course, yan po, no, isa sa mga goal namin sa family namin, yung travel. Magkaroon kami ng sapat na travel fund. Kasi po, pag nagta-travel kayo, lalo na sa abroad, hindi pwedeng sakto-sakto lang yung budget mo. Kasi hindi mo siya ma-enjoy. Kasi na-compare ko yung sarili ko na empleyado pa lang ako, nag-travel ako. Sobrang galaw, bawat galaw nyo, kinocompute nyo, kinoconvert nyo. Like my first travel kasi Hong Kong, no? So, todo compute, hindi namin na-enjoy kasi syempre, pagkakain ka, di ba? Pag kinocompute mo, ang mahal pala, di ba? So, doon ako nag-start na dapat pala, meron talaga akong sapat na fund. And ito nga, no, itong week na to, nag-travel kami as a family na, di ba? So, nag-set ng goal, nagkaroon ng travel fund, and yun, no? Pagka gusto ng anak ko ng ice cream, di ba? So, bili natin. Kasi pag tinimes mo yan sa Hong Kong dollar to peso, no, malaki talaga yan, no? So, importante, meron ka talagang fund for that. Para pagbalik mo, hindi yun na problema ka dahil inutang mo pa siya, no? So, alamin mo muna kung saan ka patungo. Okay? So, kasi hindi natin magagawa yung pag-i-invest consistently, no? Hindi tayo magiging consistent, hindi natin siya gagawin every month na magtatabi tayo kung wala tayong goal na ganito, wala tayong big why. So, meron tayong short-term goal. Ito yung 1 to 2 years, no? Na gagamitin mo na yung pera. Like yung iba, meron silang short-term goal para magpakasal. So, they have 1 year preparation, di ba? And medium-term goal, 3 to 6 years mo gagamitin yung pera. So, yung iba, ang medium-term goal nila is makabili ng house and lot, no? Long-term goal, ito naman yung more than 8 years. So, sample, kung bata pa yung anak mo, like 3 years old, pine-prepare mo na yung para sa education fund niya. Okay? And kung bago ka pala nagtatrabaho, maganda, may long-term goal ka na for your retirement. Okay? Yan, goals without deadline are just dreams. Yan ang sabi ni Boss Rex Mendoza, na President and CEO ng Rockver Financials. Siya yung isa sa mga mentor natin dito sa IMG. So, know your investor risk profile. What type of investor are you? To know what is suitable to you. So, tingnan natin, no? Ayan. So, iba't ibang klase po yung mga investor. Conservative, no? Yung unang category. Ito yung advice ko, no? Sa mga 60 plus na. So, ibig sabihin nito, wants to protect their money while giving it space to grow through low-risk investment funds. So, low-risk na yung papasukin mo. Kasi ayaw mo nang malugi ng bongga. Diba? Kasi gusto mo naman syempre ma-enjoy yung pera mo. They want their savings and take advantage of investing opportunities. So, they want to reach their goal as early as 1 to 3 years. No?
And pag moderate naman, you want balance of capital growth and protection. Gusto mong kumita yung pera mo, pero ayaw mo naman ng sobra namang maging risky siya. So you prefer the combined benefits of bonds and equities as a way to reach your goals while building your financial nest for the long term. So mix ka ng dalawang to. Hindi ka masyadong conservative, hindi ka rin aggressive. Ang aggressive naman, committed to investing for the long term. So ikaw kapag ka 20 plus ka pa lang, pwede ka dito sa aggressive kasi eto, high risk, high return. Knowing that you may encounter market downturns along the way. So kasi pagka hinahabaan mo yung period na nag-i-invest ka, medyo nagiging less risky siya. So you want to increase the earning potential of your money for maximum profit to meet your goals. So ito yung sample natin na classification of mutual fund. Kasi kapag kayo ay pipili ng mutual fund, may iba't ibang klase yan. So bond fund, fixed income ang tawag, funds that invest in government securities, no? So kaya tinawag na conservative to kasi hindi siya masyadong naka-expose, no, sa risk like sa mga government projects na ka-invest. So ang average rate of return is 6% per year. Stock or equity naman, ito yung funds that invest in a variety of stocks and equities. Ito yung mga naka-invest sa mga top corporations like Jollibee, Ayala Land, di ba? Mga SM, BPI. So, average rate of return 18%. So, ito yung para sa aggressive, high risk, high return. Kaya, dito, average rate of return is 18%. Pero, syempre, medyo mahabang time yan. And balance combines profitability of equity, investment, and the stability of fixed income instruments. So, mix ng bond and stock ang balance, kaya tinawag na balance. So, average rate of return 12%. So, types of mutual fund. Yan, no? May tinatawag na bond fund. Again, it's more on nakalagay sa fixed income, mga government projects, T-bills, T-notes. So, medyo conservative siya. Stocks fund, funds that invest mostly in variety of stocks and equities. So, eto siya, no, may naka-invest sa real estate, sa iba't ibang industry, media, mining, telco, IT holdings, bank, cash, no? Food and beverages yung isa. And then, balance fund naman, again, it's a mix of bond fund and equity fund. So, nasa blue chip companies siya, government securities, and then cash. So again, magtitingnan natin dito yung risk niya, tumataas kapag mas mataas yung return, no? So ibig sabihin lang nito, ito yung bond fund, balance fund, equity fund. So tignan natin kung saan yung klase ng ano natin, personality as investor. Yan. So ito yung mga kapartner nating mutual fund company through Rampver Financials, no? Sila yung license to offer this product. So, meron tayong Phil Equity, Philam Asset under Ayala Company yan, Soltibo Funds, no? Handled by ano na rin yan, Atram. So, Atram, alam naman natin, inhandle din nila yung GCash and then Sun Life, FAMI under Metrobank Group of Companies, First Metro Asset Management. Yan. So, Rampver Financials as IMG's trusted investment partner. So, ito yung partner natin, si Rampver. Hindi talaga diretso yung IMG yung nagsisell ng mutual funds. So, again, pwede natin, pwede tayong mag-invest dito sa mga kapartner ni Rampver, no? Sa mga mutual fund. And ang kagandahan dito, 0% entry fee. Ibig sabihin, wala lang charge every time na nag-i-invest ka. So, ano bang pagkakaiba ng direct investing sa indirect investing? So, pag direct investing, ito yung nag-i-invest ka diretso sa stocks, no? Do it yourself, DIY, big amount of capital, good source of information, highly potential rate of return, and high risk. So, natry din namin mag-invest ng asawa ko sa stocks, no? Diretso kami bumibili. So, totoo na kailangan malaki yung capital mo kasi pagka 1,000 pesos ng pera mo or 5,000, konti lang mabibili mo or pwedeng hindi ka makabili ng stocks. So, ang direct investing, kino-compare nila sa
ikaw yung driver, no? Ikaw yung bahala mag-trade, no? So you're in charge, kaya nga DIY. Ang mutual fund naman, kaya marami nag-i-invest dito. Actually, dito na lang din kami nag-i-invest. Compare mo sa direct stock trading. Kasi ito, an investment company that pulls or combines money from individuals. So, ibig sabihin, paano ba yan? No? How it works ba? Yung mutual fund. Ito yung investor. So, pwedeng individual, pwedeng corporate, no? Pinagsasama-sama yung fund sa mutual fund company, and then ang mutual fund company may group of fund manager, siya yung bahala mag-trade dito sa mga top corporations. So nag-i-invest siya, tapos kapag kumita yung mga top corporations na yan, nag-generate ng income, ibabalik yan sa mga investor. So syempre, mas marami kang investment, yung share mo sa income mas malaki, no? Kaya dito sa mutual fund, paramihan ng shares. So, yun yung tinatawag na indirect investing. Kanina, driver ka. Kapag direct investing, kasi ikaw yung bumibili ng stocks. Dito sa mutual fund, pasahero ka. So, ibig sabihin, ang kami, no, like kami, pasahero na lang kami. Ang iniisip na lang namin, maglagay ng pera, bahala na yung driver namin, yung fund manager namin, bumili ng stocks para sa amin. So, hindi ko na inaaral yung mga technical analysis, baka naman kasi minsan dahil busy nga ako sa business, hindi ko na siya matutukan kung ano ba yung stocks na pwede kong bilhin or kailangan ko ibenta kasi pwedeng mag-loss ako doon, no? So, net asset value per share, ito yung importanteng malaman natin sa mutual fund or NAVs. Ibig sabihin yan, kung may 1,000 pesos kang pang-invest, piso ang value per share, para kang bumili sa tindahan, meron kang 1,000 shares na nabili. Or 1,000 items, di ba? So, may sample dito. Ang ating strategy kasi, no, dito sa IMG, tinuturo sa atin yung money cost averaging or peso cost averaging. Ibig sabihin yan, wag kang tumodo ng one time lang. Ang importante, maging consistent ka. So, ibig sabihin, may comparison dito. Ito, one time naglagay ng January, ang nabili niya 10,582 shares. Pero dito, dahil akyat baba ang value per share, mas malaki nabili niya, 11,952. So, pakitype nga uli yung consistent, kasi kailangan, hindi mo lang siya one time gagawin. Maganda yan, every month naglalagay ka. So, dito sa IMG, may challenge pa nga na 20 pesos every day. Diba? So, again, two types of investing, direct and indirect. Of course, dito sa IMG, maganda kasi pareho mong pwedeng gawin yan, no? Kasi meron din tayong mga member dito na talagang gusto nila mag-direct investing, no? Sila magde-trade. So, meron tayong ka-partner si MyTrade, no? And then, online yan. Pwede kang mag-trade na. And then, mutual fund, no? Yun naman yung indirect investing. So, through IMG yan, you have access, no? To both direct and indirect stock investing. So again, pagka IMG member ka, may 1,000 pesos kang mapupunta, no, as initial investment mo sa Soldibo Strategic Growth Fund. So ito yung mutual fund company na magkakaroon ka agad ng account pag IMG member ka. So instant investor ka na. And then again, maganda magpa-member kasi may access ka na dun sa mga workshop natin. Kung gusto mo ng investment, may workshop 3 tayo. Lahat ng kailangan mo malaman sa investment, matututunan mo dyan. And, yan, no, hindi lang sa workshop 3, meron din tayong mga investment seminars. Like, nitong July, ano natin, no, convention, si Boss Rex Mendoza pa yung nag-update sa atin about sa stocks. And then again, pag nag-invest tayo, 0% entry fee, ibig sabihin, hindi na tayo i-charge dun sa every time na naglalagay tayo. So mamaya may sample tayo about that. Yan. So kung hindi ka IMG member, naglagay ka na 100,000, inabutan ko pa to dati, no? So meron siyang 3% load or entry fee. So kaya 3% of 100,000, 97,000 na lang yung nabili niya ng shares. So, ang nabili niya, 11,872. Pero dahil IMG member ka, pag IMG member ka kasi zero load, so yung 100,000 na in-invest mo, buo yan mapambibili natin ng shares. Kaya 12,146 kung ang value per share is
8.23. So nakita dito ang difference, no? Lumaki na yung investment, yung shares na nabili niya from 8.23 naging 37.89 per share. So dito 449,000 lang, dito 460,000 kung IMG member na hindi nagkaroon ng entry fee. So 10,000 din yung difference. So makatipid ka talaga. Lalago lalo yung investment mo pag IMG member ka. Ayan, no? Gadget or investment. Like, bare months na naman. Magkakaroon na naman tayo ng mga sale. Of course, may mga target tayo mabili mga gadget. Okay lang yan kung gagawin natin talaga or gagamitin sa investment. Or sa business, di ba? So, eto, sabi dito, bumili ka ng gadget after... maybe after 5 years, no? Kasi sa amin sa accounting, pagka laptop, computer, 5 years yung life niya, no? So, ibig sabihin, after 5 years, zero value na yan. Kung 70,000 mo nabili or 30,000, zero value na yan after 5 years. So, dito, kinumpare natin, kung yung 50,000 binili mo ng gadget, zero value na yan, no? Parang cellphone din. So, took money from your pocket, pero pag in-invest mo pala yung 50,000 instead of buying a gadget na pwedeng ipang games mo lang or pang Netflix mo lang. So, kung naka-invest pala yan na 12%, magiging 5.9 million, no? After 40 years. So, asset, no? Pakitype nga, asset. Kapag medyo namamindset natin sarili natin na wag muna bilhin yung mga luho, 'di ba? Tapos mag-invest na lang. So malaki po yung difference, no? Pag medyo disiplinado ka, malaki talaga ma-accumulate mong asset. And again, no? Yung 50,000 kinumpare dito, no, after 10 years, 165,000 kung naka-invest. After 20 years, 544,000. So compounding siya, after 30 years, 1.8 million. And after 40 years, 5.9 million. So kung 20 years old ka ngayon, meron ka lang palang isang sacrifice na 50,000 one time. Pagka nag-retire ka na or at the age of 60, may travel fund ka na or may retirement fund ka ng pandagdag ng 5.9 million. So again, time, importante. Investment, importante rin kung saan natin ilalagay yung pera natin. Of course, maganda talaga mag-invest kasi ako din, kaya ako napunta sa IMG. Gusto ko talagang matutong mag-invest dahil ang alam ko lang is traditional passbook, bank account, savings account, and medyo level up lang ng konti yung time deposit. Diba? Pero dito ko nalaman sa IMG na hindi lang talaga puro investment gagawin natin. Marami dito sa IMG, holistic siya. Ibig sabihin, sinosolve niya yung solid financial foundation mo, hindi lang kasi investment siya. So, maraming part na dapat ma-fill in natin. So, ang mutual fund, direct investing stocks, dito siya sa bubong ng ating financial house. So, meron tayong tinatawag na first level of investing. So, ibig sabihin, yung pinag-uusapan natin ngayon na investment sa stocks, mutual fund, second level of investing na kasi pwede ka nga malugi din dyan. So, meron tayong tinatawag na 3-in-1 na savings program, yung Kaiser. Kasi, kung nakikita nyo dito, tatlo na yun na fill in ng Kaiser natin na recommended investment, yung first level. Yung may healthcare na siya, meron ka ng life insurance, meron ka pang investment. So, yan, no, kinumpare talaga natin. So, ito yung madalas ko ding makita noong 2012, noong nagsisimula pa lang ako mag-invest. Dito nakita ko na every time pala na dinedelay ko yung pagsisave ko, di ba? Every time na maliit lang yung naiipon ko, malaki nawawala sa akin and compounding siya, no? Where can your money grow faster, no? Sa unan ba, no? Ang naalala ko lang na sinimulan ko dati nung nag-iipon ako sa lata ng Selecta, yan. So, I think, ano ako noon, elementary, no? Nag-start na ako mag-ipon, pero ginagastos ko din siya kasi hindi rin marunong talaga yung parents kong mag-invest, no? So, yan, no? 0%, di ba? So, medyo mabagal yung growth, no? Kapag 0%. Savings bank naman, ito din ako nangyari sa akin to, no? Matagal din ako nag-ipon sa banko. Tuwan-tuwa talaga akong
madadagdagan yung piliprint sa aking passbook, no? Pero maliit lang yung kinikita niya. So, buti na lang may IMG na inform tayo, no? At kailangan mag-educate tayo ng mga family members natin and friends kasi malaki yung difference pag nag-i-invest ka like dito, 12%, no? So, imaginein mo after 40 years, 34 million compare sa nag-iipon lang, which is 1.4. So, ito based sa 100 pesos a day. Okay, kaya ba natin? 100 pesos a day. So, I think that's 3,000 pesos per month lang. Okay? So, imaginein mo, no? Kahit sabihin na dito ka lang sa 10 years, no? Meron kang almost 700,000. Compare sa nag-iipon ka lang sa unan at sa bank, no? Sa savings na parang kalahati lang siya, 'di ba? Nung kung nag-invest ka. So those who harness the power of compounding interest wins, those who start in early wins more, 'di ba? So paki-type nga po now, kailangan mag-invest tayo as early. Huwag nating antayin yung perfect time, no? Time is of great value. So an investor without investment objectives is like a traveler without a destination. So ang hirap, no? Kaya marami talagang tumitigil sa pag-invest or kahit anong goal na iset natin. Pag hindi natin alam yung purpose natin, yung goal natin, hindi tayo naka-focus sa goal natin, hihinto tayo eh kahit na sa start pa lang. Like kung nag-commit ka na mag-invest ka starting January this year, no? February, hindi mo na magawa yan. Diba? Ang dami mo ng excuse. Kasi wala kang big why, wala kang reason eh. Hindi ka nakatingin dun sa goal mo. So, frequently asked questions about mutual funds. So, tanong, how much will I earn if I invest in mutual funds? Talagang kitaan talaga iniisip, no? Are the returns guaranteed? No? Mutual funds are not fixed income investments and therefore do not pay guaranteed return. Mutual funds are invested in stocks or corporation issued by the government where prices differ daily. As a result, the value of your investment also fluctuates depending on the performance of its underlying instrument. So pag sinabi natin mag-i-invest tayo like sa mutual fund, again, wag nating isiping short term lang siya. Kung gusto natin na kumita agad, mag-invest tayo sa business, 'di ba? Na alam nating gawin. And mag-invest tayo sa bank kung talagang gusto nating ma-monitor lahat ng kita natin, 'di ba? So, 'wag nating stress yung sarili natin kasi kung gusto nating mag-invest, it will take time and kailangan na alam mo yung pinapasok mo. So, will my investment lapse or expire if I cannot invest monthly? No. So, marami nagtatanong nito, no. Every month ba ako maghuhulog diyan, Miss Rowan? No. So, no, hindi ka kailang mag-invest monthly, pero kanina tinuro natin dapat money or peso cost averaging. So, mas maganda consistent. Mutual funds do not have lapsing periods or expiry dates. It does not have a strict investing schedule that you must follow. You can invest monthly, quarterly, annually. It all depends on you when you will invest. Like ako, busy kami sa business. So, pag may pera, naipon yung aming income, quarterly ako nag-i-invest sa mutual fund. Though not required, Rumpfer and IMG recommends that investors should top up their investment regularly. So, kung hindi ka pa-disiplinado, every month kailangan mag-target ka na may investment ka. So, how long is maturity period? So, again, mutual funds do not have maturity periods. This means that the shareholders can actually sell their shares in any banking day. Most mutual funds, however, charge exit fees for short-term investors and it varies from fund to fund. So, pagka nag-invest ka, again, yung iba kasi gusto ka talaga i-enjoy agad eh, di ba? So, after 1 year, gusto nang kunin. So, pwede naman yan sa mutual fund. Pero again, ang tinuturo natin long-term pa rin dito sa IMG. So, hindi siya, again, paluwagan or gusto mo 6 months, kunin mo na, enjoy mo na. So, ano siya, mas maganda kung 5 years or more. So, basic requirements, paano ba mag-start dyan, no? At dapat IMG member ka, no? Para ma-avail mo yung zero load, no?
entry fee. And then, yan, no? Pwedeng mag-apply online. And, of course, yung deposit, fund transfer, madali na lang yung payment kapag gusto nating magpa-member sa IMG or tayo mismo, may kakilala tayong gustong mag-invest. You can also pay through credit card. Basta ililink natin yan sa registration na gustong magpa-member. And yan, magkakaroon tayo ng username and password kapag pag-IMG member na tayo. So may portal tayo sa IMG na kung pinag-uusapan yung IMG Soldivo Fund na 1,000, magkakaroon ka ng initial investment. So makikita mo yan sa portal mo. Pwede ka magdagdag, mag-redeem or mag-withdraw online.